LJ, say hello. Hello. Say hi, LJ. Urong ako. Hello, Daddy J. Hello. Napalayo ka na ng palayo, ah. Ah. Ah, dito na ako sa gilid. Ah, hello. Hello. Yan, pasok. Jessica, so, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mami L, ang nag-iiwan at nagsasabing, ang batang makulit ay dapat pinapalo sa puwit para paglaki, pakagawa ng mabuti. Bye, Philippine! Wow. Ang ganda na kasabihan ni Mami L. Mabuting araw po sa lahat. Welcome pong muli sa ating YouTube channel, LJ Family Vlogs. Xiaokoa. Tama ba yung pronunciation ko? Xiaokoa. Chinese. Yun, napaka-simple lang ng box niya. Malipis na karton. O ang kanyang user manual. Lavalier mic user manual. Kanyang product overview. Meron na pala siyang receiver, 3.5mm receiver, tapos 4-pin, 3-pin na adapter, tapos yung mismong mic itself na lavalier or wireless mic, tapos yung kanyang yung manual nandito sa likod, yung 3.5mm headphone jack. Ito yung sinasaksak dun sa kanyang ano, sa jack ng cellphone. Tapos pwede rin palang gamitin to ng mga Android users. Basta meron kayong adapter from 3.5 to lightning connector. Tapos para sa mga Android users, pwede rin gamitin, meron tayong adapter na pang 3.5 to USB Type-C. Pero hindi siya kasama or included sa box, ha. Tapos, check na natin kung ano pa yung mga laman nito. Ano to? Check na natin, buksan natin. Yung kanyang USB charger. Okay, ah, dalawahan na. Pwedeng sabay na siyang i-ano, i-charge. Simultaneous na yung pag-charge sa ano. Ano, may dalawa siyang ano, dalawang outlet para sabay na siyang may charge. Tapos meron siyang adapter para pwede siyang gamitin sa computer or sa cellphone. Hirap tanggalin. Ito yung kanyang receiver. Xiaokoa receiver. Tapos ito yung kanyang ano mismo, yung transmitter. Ito yung isasaksak dun sa ano, sa taong nagsasalita or yung speaker. Ilalagay siya sa damit or sa malapit sa neck or sa mouth nung ano speaker para marinig. Yan, ito yung kiklik mo siya sa ano, sa t-shirt or sa blouse. Yan. Ito yung kanya mismong mic. Meron na siyang kasamang foam dito. Ano, parang shotgun mic siya kasi yan, nakatungo siya sa ano, sa taas. So siguro pagka binaligtad mo to, siguro hihina rin yung pagsasalita mo or yung ano, yung volume. Yan, meron tayong isang transmitter dito. Oh, meron pang isa, dalawahan na. Dalawahan na pala yung nakuha natin from Lazada. Ngayon, ang price niya ngayon is 1,938, pero nakuha lang natin dahil sa sale nila tuwing ano, yung alam niyo yung pompyang, parang inuulit na letra, kumbaga sa wedding. 1-1-2-2-3-3-4-4. Nakuha natin ito ngayong 5-5. Kaya nakuha lang natin siya sa halagang from 1-9 naging 1-4 na lang.
Check muna natin or test muna natin kung ano yung audio quality. Yes, Xiaokoa yung brand niya kasi napanood ko naman yung mga reviews niya, medyo okay naman. Puro positive reviews naman yung napapanood at nababasa naman natin sa internet. Xiaokoa kasi ano siya, medyo mura talaga compare sa mga ibang brand like yung Boya. Mas mahal talaga. Malaki yung difference ng mga price niya compare dito sa Xiaokoa. Yung talagang yung value for money niya mas okay talaga. Okay, so pakita natin dito. Ito yung adapter. Yan o, yung 3. Pag ano kasi yung adapter na ganito, yung 3 pin, ito yung ginagamit para sa mga PC. Yan o, makita niyo 3 pin siya. Tapos ito yung ano, yung para sa cellphone naman. 3.5 mm jack para sa cellphone. So kung balak niyo gamitin sa PC, yan. Gamitan lang ng adapter. Tapos, yan. Pakita ko na rin kung paano siya i-operate. Yan. Ito lang yung ano niya, yan. Oh. Yung switch niya, i-on lang. Kita ba sa camera? Yan, yung on niya. Yan, magkakaroon na ng light yan. Nag-blink siya. Tapos, ito yung mismong ano, transmitter. I-on lang din yan. Yan, may kita sa camera yan. Kita ba? Yan. On. Yan, mag-blink yan sila. Yan, pagka ano, natapos na silang mag-blink pareho, ibig sabihin, connected na yan. So, try na nating gamitin dito sa ano, sa Samsung Galaxy phone. Yes, included sa box niya is yung ano, yung dalawang transmitter, tapos meron na siyang 4 pin to 3 pin adapter, user manual, meron siyang receiver. Tapos meron na rin siyang ano, yung USB cable na dalawa yung outlet, so pwedeng sabay na siyang i-charge. Tapos bukod sa magandang ano niya, magandang review, maganda rin yung mga specs na mababasa natin or may ikita dito sa manual. Meron siyang charging time na 2.5 hours, tapos frequency response 50Hz hanggang 16kHz. Battery type niya, meron siyang built-in na 400mAh lithium battery. Transmission frequency niya UHF, tapos pwede siyang magamit hanggang 5 hanggang 6 hours. Tapos yung kanyang transmission distance, so ibig sabihin yung gumagana pa rin siya kahit na malayo siya kasi nga wireless. Hanggang transmission distance niya hanggang 30 meters, siguro hanggang 50 meters. Siguro depende na lang kung merong mga ano yan, mga nakaharang na pader o mga puno. So check natin ngayon kung okay yung audio quality niya kahit na from the distance. Pasok, Ma'am El. Hello, Daddy J. Titest natin ngayon. Hello. Ito yung lapel. Yung isa na kay Daddy J, ito yung sa akin. Ito. Ite-test natin kung maganda ba ang sounds niya kahit medyo magkalayo kami ni Daddy J. Hi, Daddy J. Mabuting araw po sa inyong lahat. Ito po si LJ. LJ, say hello. Hello. Say hi, LJ. Urong ako. Hello, Daddy J. Hello. Nang palayo ka na ng palayo, ah. Dito na ako sa gilid. Yan, pasok. Jessica, so, pasok. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Mami El, ang nag-iwan at nagsasabing, ang batang makulit ay dapat pinapalo sa puwit para paglaki, pakagawa ng mabuti. Bye, Philippines! Ang ganda na kasabihan ni Mami El. Okay, that's all for now. Yes, bye! Kailangan pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel.